Jazz. What's up mga kaklista, it's me again Patrick, Patricio. So for today's video guys ay ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinaka-importanting upgrade na gagawin ko dito sa ating bisikleta. Okay, papakita ko na sa inyo at alam nyo na yan kasi nandyan na sa title yan. Okay, so hindi na siya unboxing kasi hindi naman dito talaga yung box niya. Okay, so tapos ayan, titignan mo siya dyan. So ito talaga yung original niya. Nilagay ko lang siya sa box para mas safe siyang dalhin. Kasi binuksan ko na siya sa opisina. Ito talaga yung packaging niya. Okay. Tapos, ayan. As you can see, ayan na siya. Ito ay Shimano Biore M6100. Okay na, hydraulic brake set. So, okay. Ayan siya. As you can see, okay, ilabas natin dun sa ano. So yung pag-deliver niya, ito lang talaga mismo siya. O hindi kasama yung box. Okay, tapos ito. Yan. Tapos ito yung mga bolts niya. So konting pasilip lang kung ano to. Yun! Okay. So, sa next video na natin yan. So ito yung bolts, tabi na lang natin yan. Understood na yan. So focus tayo dito. Okay. So tara, start na natin. Inspection na natin kung anong meron. Okay, ayan. Mas maganda. Ayan. So, itong binubuksan ko ay, ano to? Mahaba siya eh. Ito ay pang likod, rear. So, ang haba nito, as per dun sa aking inorderan ay 1,600 mm or 1.6 meter. So, ayan siya. Biore. Ayan, Shimano Biore. Ganda oh. Ayan, baliktad. And made in Malaysia, BLM 6100 Malaysia. Okay, so ayan, so magagandahan dito ito din, lalo na kung silicone yung mga grips natin at least ito, hindi ka na magtatanggal ng grips, diba? So hindi siya mahirap hilain. Ayan o, ganda o. Tapos ang maganda rin dito is meron din siyang reach adjustment, lever reach adjustment. Okay, and dito siya. So, hindi ko lang sure kung anong size nung alin na ito. Lalagay ko na lang dyan sa screen kung anong size nito. Okay, tapos, ano pa ba dito? So, i-check natin kung may leak. Pwede ko naman pigayin to kasi meron naman itong, ano sa caliper niya, merong harang. Okay. Okay to, may pangalan din yung rubber niya. Yung cup niya dito, Shimano. Okay, so piga-piga, tinan natin kung may leak, baka mamaya pag-deliver. Visual check lang natin. Okay, ayan. Okay naman siya, tuyo. Goods. So, napansin ko lang dito sa rear natin, sa mga nakikita ko sa ibang nagre-review, ito ay rectang, naka-ano na siya, naka-salpak na siya dito, di ba? Yung usual natin nakikita is, yung may dilaw na pangbara dito tsaka yung dito para iwas piga para hindi matapon yung oil. So sa case natin ay nakakabit siya. Okay, so wala namang problema yon. Excuse me. So ayusin na lang natin yan pag-uwi sa Pilipinas. Ako nga pala, hindi pala natin to ma-install kasi na-pick up na yung ating bisikleta at yung mga iba nating gamit papuntang Pilipinas. So ito nire-review ko lang. At hindi pa natin ito ma-install. So, pag-uwi na ng Pilipinas, tsaka natin siya ma-install. Okay? So, yun. Ito ay tatanggalin na lang natin yan. Yan. Madali na lang yan. May gamit naman tayo doon sa Pinas. Yan. Kasi internal natin ito eh. So, magpuputol pa tayo yan. Okay. So, speaking of putol pala, pag pinutol yan dapat, may panibago tayong olives at yung barb. Kaso, hindi siya kasama dito. Pagbili natin. Okay, so hanapin natin mamaya yung size niya. Nasa host lang yun. Dito natin titingnan. Pares lang yan. Meron din naman yan dito. Ayun o. Ito na yun. Ayun o. High power brake. Ay, asan yun? Meron nakalagay yan eh. Yung size ng olive.
Tumbling. Ayun, ayun. Toto. Yan, Shimano BH90. So, yan ang bibili nating olive tsaka yung barb. Para magkasya yung pin dun sa, may, sa hose. Okay, so, bubuksan na natin to. So, yung caliper. Nasa rear pa lang tayo. So, although pares lang naman yan na ano. Visual check lang naman tayo. Yan. So, yan. Meron siyang pad dito. Yung pang black. So, ito naman yung sa caliper. Ay, maganda. Ganda siya. BRM6100 Malaysia. Ang ganda. Grabe. Ang glossy niya, no? Lalo pag sa personal, guys, nakita niya ang ganda niya. Kamagaan lang. Okay. So, yan. Ito nga pala, guys, ay resin pad, ah. Tsaka hindi pa tayo yung Allen key type na yung safety dito. So, ganito pa rin siya. Wala namang problema yon. Okay. So, wala naman din siyang leak dito. Nung piniga natin kanina. Okay na okay siya. So, one good thing na wala siyang leak. Yan ang importante. Okay. So, ayan. Kung may nakita pa ako dito, ayan, yung paghigpit nito, yan, may 4 to 6 Newton meter ang higpit. Tapos mayroong push to open. Ah, para siguro gumanon, may safety siya dito. Nandito siya. Okay. So, check naman natin yung... Ay! Sorry. Check naman natin yung... Kaliwa. Left front. So, ang haba naman ito ay nasa 900 mm. As per dun sa pinagbilhan ko. So... So, useful thing. Pares lang din naman siya. Yan. Shimano Diore. Yan. Malaysia. BLM6100 Malaysia. So, ibig sabihin, made in Malaysia. Okay. So, buksan na rin natin to para isahan na lang. Kung nire-review ko lang to, guys, hindi ko pa to i-install. Yan. Useful checking tayo. Okay. Tapos, ipigat-pigain natin to. Tignan natin kung may leak. Okay. Piga. Tapos visual check. So, okay naman. Wala. Tuyo. Goods. Tapos ito. Ay! Pagkakalam ko pala, ito ay alloy. So, teka lang ha. Meron tayong magnet dito. Kasi yung magnet kong ginagamit is naisama ko na sa padala. So, ito. So, bakit charger to? So, ito ay charger ng smartwatch. Okay. So, ito, magnet to. So, tingnan natin, ha. So, ito, nail cutter. Bakal yan. O, yan. Yan. Bakitan natin para sure. Para makita nyo. Okay. Bakal. Magnet. So, ito, alam ko ay alloy. Yun. O, wala. Alloy na to. Tsaka two finger lang siya. Hindi ito niya. Yung reach niya. Yung reach na nabanggit ko na, no, hindi ito, no, lalagay na lang natin dyan. So, nailagay ko na kanina, ayan. Alloy din to. Uy, ito. Itong lever reach adjustment niya is bakal. Okay lang yan. Tapos, tama. Ito. Uy, nice to, ah. Ba, hindi bakal, ah. Okay. Kasi hindi siya kakalawangin, hindi siya prone sa kalawang. Ito, lumalaban. Sabihin, bakal siya. Itong sa bleed port niya. Ito, ano ba to? Takip. Pero may ano siya, lumalaban, no? Baka nasa loob yung nut. Itong body niya, wala na. Okay, yun lang. So, ito alloy itong brake lever niya. Ito. Alloy. Ito bakal. Ito. Hindi. Duro stainless steel na ano to. Hindi ko lang kung alloy eh. Not sure. Okay. Yun lang. O, magagandahan dito. Ito rin yung reach niya dito. Ay, reach tuloy. Merong supporter na dun sa handlebar natin. Kasi nasa gitna na siya. Mapapansin nyo. Nasa gitna itong kumbaga yung ano niya. Pangkapit. Yan. Ayan. Piniga-piga natin kanina, di ba? O check natin yung dito sa ano. Ayan. Kung
may leak. Okay, goods naman siya. Tuyo. Okay, guys. So, ito naman yung sa pang-bleed. Pang-bleed port mo. So, may rubber to dito eh. Ay, natanggal kaya. Yun. So, ito yung rubber niya. Dito mo lalagay yung hose mo, yung pang-bleed. Tapos, ito yung pang-luwag. So, i-search ko na lang din kung ano ang ano nito, yung size. Not sure kung pare siya dun sa reach adjustment. Okay, tsaka dito sa bleed port. So, tingin ko, hindi. Kasi maliit yung sa may bleed port eh. Medyo malaki yung sa may caliper. Sa may caliper niya. Okay. So, yun. So, balik lang natin to ha. Dito kayo magbi-bleed. Yan, pasok niya yung hose dyan. At ito nga pala, ang kagandahan pala nito ay ano na to? For example, magpapalit kayo ng brake pad or maglilinis at nakakabit to sa, ano ba to? Ano ba itong gawak natin? Front. Nakakabit siya dun sa fork. Screw siya dito. Ang kagandahan nito, pag tinanggal nyo to ay pwede nyo nang hugutin dito yan. Okay, so ayun o. Ang luwag ng space nyo. Makukuha nyo na yun dito. So, hindi nyo na siya tatanggalin dito at huhugutin sa ilalim. Di ba? So, less na ano na yun. Less trabaho na pala. Lalo sa alignment. So, dito nyo na lang kukunin. Tapos, palitan nyo ng bago o yung bagong linis na brake pad. So, yun lang ang isa sa kinaganda nito. Okay, so, ito yung isa sa mga pinaka-importanting upgrade na gagawin ko. Yan. So, sa Pilipinas ko siya install. Although maganda naman yung nakalagay doon na ano natin, which is yung Tektro. Maganda din yun. Walang ano yun. Gusto ko lang talaga mag-upgrade. Hindi ko sure kung upgrade bang tawag ko dito o pero para sa akin, upgrade na to kasi ano na to eh. Mas kumbaga, mas ano yung ano nito. Power braking niya. Okay. So, yan. So, yun lang guys. So, konting ni-review ko lang to ng ating brake set na Shimano Diore M6100. Okay. So, sa susunod na upload naman guys, i-review ko yung kasama niya ang rotor dito. Okay? So, yun lang guys. At maraming salamat sa panonood nyo. Hindi ko alam kung nabanggit ko na ba lahat yung mga specs nito. Hindi tayo masyadong manos sa mga ganitong bagay kasi newbie lang tayo. Okay, so uulitin ko lang ay yung pagputol is dapat may ready. Kung sakaling magbiyaron kayong ganito, dapat meron na kayong ready na ano, na yung ganyang size na all-in, yung BH90. Okay, so magkakaroon din tayo niyan, bibili tayo. Sa Pinas na tayo bibili niyan kasi hindi nga siya kasama dito sa package natin. Okay, so ano pa ba? Wala na ba tayong nakalimutan o ano? So that's it guys, kung may nakalimutan naman ako kayo, ay kung may nakalimutan man ako, i-comment nyo lang yan sa baba para mabasa natin at ma-share natin sa iba yung mga nagbabalak ng ganitong brake set. So yung presyo pala nito is paiba-iba. So nabili ko to kasama yung rotor is around 500, magkano ba yun? Kasi pag nilagay ko dyan sa screen, paiba-iba kasi yung presyo nito. So ilalagay ko lang yan sa link, yung description nito ng pinagbilan ko sa AliExpress. So ang total nito is nasa 540 real. So free shipping na siya. I-convert nyo na lang siya into peso kasi paiba-iba yung palitan. Yun. Yun lang guys. Yeah, so sinabi ko lang to sa inyo yung ating isa sa pinakamagandang upgrade. So guys, mag-invest kayo ng magandang upgrade sa ating sa mga bike natin, lalo na sa safety. Ito, although may mga in-upgrade na akong sa mga previous video, kasi yon medyo murang-mura lang ito kasi medyo pinag-ipunan ko pa ito eh. So, nag-review pa ako sa mga YouTube, yan, kung ano yung mga reviews nila dito. So, bumili na ako. So, okay guys, kung may nakalimutan naman akong explain dito or specs niya, comment nyo lang sa baba. So, feel free to comment guys, kasi newbie lang tayo. Okay, mga kaklista, at maraming salamat sa panonood nyo. See you sa Pilipinas. God bless and ride safe. Sheesh!